Hello, magandang buhay mga paps. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin to lagyan ng design. Yung simpleng design lang ha, simplehan lang natin. So ang gagawin natin dito is mag-airbrush tayo ng design dito. Pero simple lang, yung nakita nyo sa intro natin. So ganun lang kasimple. So Yamaha lang na pangalan, tapos meron lang siyang guhit dito. So yung ganun yung gagawin natin ngayon. Bali, ang unang ginawa ko dito is nagpa-print muna ako ng Yamaha na pangalan. So pati nga logo, pinaprint ko, bala ko sana lagyan to dito. So actually, nag-iba kami ng design dito. Dapat doon yung logo sa gitna. So sabi nung client natin is simplehan na lang natin. Huwag na natin lagay yung logo. So bali itong Yamaha na lang. So kailangan natin ng cutter, ng masking tape. Bali yan yung mga materials na gagamitin natin. Pagkatapos is need natin i-cut out yung pangalan na Yamaha. Bali, bago ko inumpisahan yung paglalagay ng design dito is pinapildili ako muna to. Pinino ko muna ng 1,000 grit na papildili. So actually, na-top coat ko to ng dalawang beses. Kaya okay lang na mapapildili. So ito, na-cut out na natin yung kanyang pangalan. So bali, saan natin ginamit yung masking tape? Kasi yung masking tape is, linagyan ko ng masking tape to sa likod, yan. Para titiba yung ating band paper. Hindi siya maghihiwa-hiwalay. Hindi mapupulit. Dito natin lalagay yung Yamaha sa gitna. So itong logo is saka na lang yun. Doon sana yan sa gitna. Ay sa taas sana yan. Kaso hindi na pinalagay ng ating client. Tapos maglalagay tayo ng guhit dito na kulay white. So ganun lang kasimpleng gagawin muna natin. Shout out nga pala sa mga nagtatanong kung paano ko sinetup yung ating pang airbrush sa ating malaking compressor. So bali ito yung ating pang airbrush. So, kikay mo yung brand nito. Tapos, minodify ko lang. So, ganito kalaki yung ating compressor. So, paano ko ito kinonek sa ating airbrush? O, tignan nyo, ang ating compressor is 1/2 horsepower. So, ganito kalaki yung ating compressor. Tapos, sinetup natin sa ating pang airbrush. Bali, ang ginamit ko lang is ganito. Meron lang tayong mga connector sa hose. Gaya nyan. So meron siyang yung natatanggal na connector, yung easy to reconnect, yung mga ganitong klase ng connector yan. So may makakabili ka naman sa Lazada ng mga ganitong klase ng connector. Tapos pagdating naman sa airbrush, is meron din siyang sariling connector para dito. Bali, yung ating connector o tinatawag na ano kasing tawag dyan? Nakalimutan ko kasi kung anong tawag talaga dyan eh. Pero, i-type mo lang sa Lazada, connector, is may lalabas ka ng makikita mga ganyan. So, ganito yung itsura. So, iba't ibang klase ng itsura yung makikita nyo. Iba't ibang klase ng connector o tinatawag na, ano ba kasing tawag dito? Nakalimutan ko na kasi. Yan, basta, tignan nyo na lang. Ganyan siya. Ito kasi, mga lumang host na ng airbrush. Sa mga airbrush ko yan ginamit. Yan. Itong ganito ngayon is medyo mataba na ang mabibili nyo. So mapapansin nyo na may host naman yung mga airbrush nyo is kailangan same size sila. Kailangan magtugma sila, compatible sila sa isa't isa. Kaya advice ko sa mga paps na mayroong o nagbabalak na bumili ng airbrush is i-make sure na yung o-orderin nyo is may sarili ng host para hindi na kayo mahirapan sa mga host. Bali, connector na lang yung bibili nyo. So separate kasi yun eh. Ang unang-unang gagawin nyo is hanapin nyo yung pinaka-level kung paano nyo ilalagay yung inyong ilalagay na pangalan. No? Yung mga gusto nyo na pangalan na ilalagay. So, halimbawa, yung mga ilalagay natin dito, kailangan i-level muna natin. Malaman natin yung pinaka-sukat para pareho sa doon sa kabila. So, kailangan sukatin muna natin para pagka in-airbrush na natin dito is pantay sila. So, ganun lang muna yung unang gagawin natin. Maglalagay tayo ng marking. Gaya itong ginagawa ko. Naglalagay ko ng marking na masking tape para alam ko kung saan ko ilalapat yung ating ilalagay na pangalan dito. At kapag ka nalagay na natin yung palatandaan kung saan natin ilalagay yung ating airbrush na pangalan dito is pwede na natin umpisan na ilagay. So, itatabi na natin yung logo. So, yung pangalan lang yung ating ilalagay dito. So, ganyan. Ilalapat mo lang siya ng ganun. Ganun lang siya kasimple. Ilalapat mo lang siya ng ganyan. So, mas maganda kung imamasking tape mo siya dyan para hindi mo siya hawak-hawak. So, ang ginawa ko, inirekta ko na lang. At dahil wala akong regulator, is need ko na atansyahin yung hangin na ilalabas ng aking
compressor papunta sa airbrush. So hininaan ko lang, pinihitan ko lang ng konti dun sa kanyang pihitan para humina yung hangin na ilalabas sa ating airbrush. So ganun lang yung kasimple. Kahit wala kang regulator is kayang-kaya mo naman siyang tansyahin. Ganyan lang mga paps, so mapapansin nyo na medyo marumi siya, na meron siyang mga alipogis. Okay lang yan kasi kayang-kaya naman natin linisin yan, ma'am. Maya-maya papakita ko sa inyo kung paano natin yan dilinisin. So may mga alipog siya na ganyan. So dahil na na-top coat naman natin itong ating gas tank, pwedeng-pwede natin kirabi yan para mawala. At saka yung kanyang name na Yamaha is hindi pa rin siya ganun kalinis. So irarabing lang natin yan mamaya para luminis. Ganito lang ang gagawin nyo pagka lilinisin nyo na yung ating inner brush. Yung mga pagi na yan is matatanggal na yan. Dahil papahiran lang natin ng rubbing compound na water base. Tapos pupunasan natin unti-unti. So make sure na hindi mabubura yung ating pangalan na nilagay dito. So maingat lang dapat.